Hello guys, good morning, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardin, Sir Mio Vlogs. And for today's update and for today's video, gusto kong ibahagi yung aking pinopagate na halaman. Ito po yung tinatawag na Cryptanthus bromeliads. Ang commonly name ng ganitong halaman is yung Earth Star. Ang dahilan dito kung bakit siya tinawag na Earth Star dahil po sa kanyang rosette shape arrangement of the leaves and their low growth habit. They are really beautiful and incredibly varied plants. Native po siya sa country na Brazil. Meron po siyang over 1,200 types of bromeliads within the Cryptanthus genus. And this great variety of foliage, doon po sila nakilala dahil may iba't ibang klase po sila na hugis, kulay, at yung variation ng kanyang dahon or foliage po ay iba-iba. Ang pinakakulay or hue is nag-range po siya sa dark green to bright pink to red, and they can be bonded, spotted, solid, or virtually any patterned leaves. At base na rin po sa aking pag-research, like most bromeliads po, yung Cryptanthus species po are most grown for their interesting leaves, but they also produce doon po sa pinakamaliliit ngunit napakagandang white or pink blossom. Ito po siya. So isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy ako sa pagpaparami, dahil ang ganitong halaman is once in a blue moon lamang po namumulaklak or namumukadkad. At kapansin-pansin po na ang kanyang hugis ng kanyang bulaklak, ayan po siya, kumpol-kumpol na puti. At kapag, at sinasabi nila na kapag napamulaklak mo ang ganitong halaman na Earth Star ay maswerte. Ibig sabihin po, may panibagong blessing po ang pwedeng matanggap natin or pumunta at maranasan ng ating pamilya. Meron din po ako neto sa harapan na pintuan ng aming bahay at dun sa sala po. Para dun pa lamang po ay salang-salana ang mga negative anxieties, panic attack, mga not so healthy vibrations na dulot or energies na dala ng ating panauhin guests, kamag-anak at kahit na sino pa man yan, dahil ang considered, ang ganitong halaman po is considered lucky charm. They can serve as money maker attractor. At the same time, ito po is nagsasala ng mga hindi ka nais-nais na mga elemento na siyang gustong pumasok sa ating bahay, opisina, workplace. At kung may mga negosyo po tayo neto, is wag na wag po kayo magpapawala, dahil po napaka-epektibo sa paghaltak ng mga financial stability ng customers at yung mga services natin na in-offer ng ating negosyo. Kapag meron ka neto, siya po ay may kakayahan sa pagbalanse din po ng positive at negative chi energy na siyang gustong pumasok sa ating bahay. Meron din po ako neto doon sa dining table, sa living room space, ginawa ko siyang centerpiece attractor. Kumbaga, ang halaman na ito is kayang itolerate ang walang dilig for about 2 weeks. Ang ganitong halaman din po is considered po siya as yung terrestrial bromeliad, at gustong-gusto niya po ang bright indirect light, resents direct sunlight. Bromeliad po is considered din po as halaman na drought tolerant, low maintenance. Hindi niya po kailangan diligan everyday, dahil kapag labis po ang tubig na kanyang naranasan or diniligan po natin siya everyday, hindi po yun nagiging maganda or mabuti, at yun po is prone po sa water stagnant. At kapag namatayan po tayo ng mga halaman na considered feng shui, vashtu at lucky plants, yun po ay nagre-representa at hindi magandang dulot sa ating buhay. Also, ang pag-alaga po dito is madali lamang po. So, they thrive in humid environments, in temperate areas around room temperature, and grow for
best din po siyang i-fertilize. Isa rin po sa mga ginagawa ko is I'm checking that all of my house plants, I see to it that every fourth week of each month is I will do my best para po, or I will never forget to fertilize them. Ang ginagamit kong fertilizer po dito is yung eggshells. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na maitlog, yung pinagbalatan po is wag natin itatapon. Gagawin po natin siyang pinulbos or powderized eggshells na siyang tumutulong para sa ating mga halaman para maging fertile po ang lupa na gagamitin po natin. Ibubudbud po natin yon sa tuktok na ibabaw ng lupa. At kapag nangyari na naging fertile ang ating lupa, yun po is isa rin po sa mga nagbo-boost ng possible energies para sa kanyang mabilisang pagkakaroon ng maraming anak, supling, babies. Kung ang mga halaman po is talagang nag-thrive din po sa isang magandang kondisyon ng ating bahay. Huwag na huwag po tayong gagamit ng ganitong lupa, yung hindi madaling nasisip-sip ang tubig neto dahil isa rin po yon sa possible cause ng mabilisang pagkabulok ng ating mga ugat ng ating mga halaman. Ang ganitong halaman din po is rarely blooms, at kapag nangyari yon is maswerte po ang dulot neto. Kung kaya naman po, wag na wag po kayong magsisisi o hindi po kayo mag-atubiling magkaroon neto dahil considered din po siya as lucky houseplant of year 2024. And also, ang light conditions po ng ganitong halaman is indirect sunlight, or they can healthily grown doon sa isang lokasyon na merong light shade. Observe that they naturally grow under the cover of trees, especially in rainforests. Napakaraming rainforest biodiversities sa Brazil dahil rich po ang culture, ang place na yon, dahil matubig po ang isa sa mga pinaka-popular na Amazon River. At para sa kanyang soil potting mix, dapat po meron din po siyang peat moss that works well, and see to it ng ganitong halaman po is meron siyang mix design express soil for bromeliads. Some gardeners din po grow these plants in mixture of sand and soil mix, as well as combination siya ng sandy soil, garden soil, loam soil. But no matter what the soil ang gagamitin mo, be sure that you are keeping the soil damp, and the soil must be retained water fairly well for best results. At isa rin po ang possible aids para sa kanyang mabilisang pagkakaroon ng bulaklak is situate na maglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon, para po makitaan natin siya ng paglago, pamumukadkad, at pagkakaroon ng maraming anak. Possible effects nun is meron tayong, okay, naglaan tayo ng time, energy, at effort para po sa kanyang healthy purposes para sa halaman na ito. And yung kanyang pinaka foliage po ay kapansin-pansin na napakaganda. What really separates this plant to other bromeliad plants is ang kanyang rosette formation sa kanyang pinaka halaman or foliage or dahon. Ito po yung short update lamang po, guys. Nawa po yung nakakuha po kayo. Meron po itong part 2, at naging masaya lamang po ako dahil for how many years na pagkakaroon ko ng ganitong halaman, yung aking propagated na Cryptanthus po, or yung tinatawag na Earth Star, ay nag-blossom na po sa isang napakagandang halaman kagaya po ng nakikita nyo ngayon. Ito siya, guys. Ito yung kanyang top portion or view. Hanggang sa muli po, guys. Ingat po tayong lahat. Naway sa lahat ng bagay ang Diyos ay laging papurihan.